Bata pa lang ako ay sinanay na ako ng mga magulang kong dumiskarte na sa buhay. Naroon ang naglalako ako ng mga kakanin upang sa ganoon ay makakaipon ako ng pera. At pagdating ng pasukan ay may pambili ako mga gamit sa eskwelahan. Sa edad na 14 anyos ay marunong na akong magsikap o maghanap buhay. Upang sa ganoon ay hindi na ako manghihingi pa ng panggastos sa aking ina para sa mga kagamitan ko sa eskwelahan. Subalit mga kaswang, hindi ko lubos akalaing ang paglalako ko ng mga pagkain at iba pa ang siyang naging daan, kaya naranasan ko ang kakaibang kababalaghan. Magandang araw Sir Casper at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Jopet, naninirahan dito sa lalawigan ng Siargao. Ang karanasan kong ibabahagi sa inyo ay naganap ito sa lugar ng Antique. Nang mga panahong iyon ay nasa 14 anyos na ako. Naganap ito taong 1993. Isang araw noon, kasalukuyang nagluluto ng iba't ibang putahe ng pagkain ang lola ko. Sinabihan niya akong huwag umalis dahil ilalako ko umano ang mga niluto niyang pagkain. Sige po la, tawagin niyo na lang po ako kapag nakaluto na kayo. Tugon ko sa kanya at nagwikang lalabas lamang ako sandali ng bahay. Nang nasa labas na ako ng bahay ay narinig ko ang usapan ng aking ina at ng mga kaibigan niya tungkol sa bagong salta na apong dalaga ng kapitbahay namin. Alam nyo, malakas talaga ang duda ko dyan sa kapitbahay nating may itinatago silang sekreto. Nakadilat pa ang mga matang wika ni Aling Duday. Ano na naman iyang pinagsasabi mo, Duday? Tanong ng aking ina sa kausap. Sinabi naman itong simula nang dumating umano ang apo ni Manay Ime. Minsan na niya lang itong nakikitang lumalabas ng bahay. Kung lalabas man, ay hanggang sa bakuran lang. At hindi nga nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ilag na ilag sa mga kapitbahay ang dalagang iyon. Akala mo'y kige, akala mo'y kay ganda-ganda. Nako, kung totoosin ngayon napakaputla ng balat. Akala mo'y naabusan na ng dugo. Wika pa nito na halatang nilalait niya ang apo ni Manay Ime. O ikaw babaita, tigil-tigilan mo iyang mga panghusga mo doon sa tao. Kawawa naman, kabago-bago lang sa lugar natin dito. Kung husgahan mo, ganoon na lang. Saway pa ng aking ina. Umingos naman si Aling Duday at sinabing hindi naman raw siya nanlalait o nanghusga. Ang sa kanya lang ay nagsasabi siya ng totoo at isa siyang certified na maritisi. Dahil sa iyo naman talaga ang napapansin niya. Anong magagawa ko kung iyon talaga ang nakikita ko? Alam niya namang hindi ako marunong magsinungaling, hindi ba? Kunti lang. Wika niya pa. Abay, malay ko sa iyo. Ikaw lang ang nakakaalam sa sarili mo kung nagsisinungaling ka ba o hindi. Pilosopong sabi pa ng isa sa mga kumari ni nanay. Sumigunda naman ang isa pang kaibigan ni nanay na nagsabing napapansin niya rin daw simula nang dumating ang apo ni Manay Ime ay gabi-gabi na lamang siyang nakakarinig ng huni ng nakakakilabot na ibon. Hindi niya nga masabi kung huni ng wakwak ba iyon o hindi. Dahil sa unang paghuni ay malakas iyon. Pero mga tatlong beses na huni lamang iyon. Tapos kasunod noon ay parang paos ng huni ng ibon. Natigil lamang ang usapan nila nang makita nilang naglakad si Manay Ime papadaan sa pinag-uumpukan nila. Plastic na mangumiti si Aling Duday kay Manay Ime at binati ang matanda. Grabe naman talagang babaeng to.
Ang galing makipagplastikan. Kung makangisi, akala mo'y ang bait-bait. Samantalang kanina lang kumakalait siya sa apo ni Mana Ime. Ganun na ganun na lang. Wika ko pa sa aking isipan habang pinagmamasdan ang pakikipagplastikan ni Aling Duday kay Mana Ime. Maya-maya pa ay narinig kong tinawag na ako ng abuela ko. Kaya naman pumasok na ako sa loob ng bahay at inayos na ang mga pagkaing ilalako ko. Pagkatapos kong mag-ayos ay naglako na ako ng paninda. Habang naglalako na ako, nakita kong nakaupo sa may bakuran ang apong dalaga ni Mana Ime. Ngumiti ako at naglakas ng loob na lumapit sa dalaga para alukin ng paninda ko. Gumanti naman ang ngiti sa akin ang dalaga at nagtanong kung ano ang mga paninda ko. Sinabi ko naman sa kanya isa-isa ang mga dala kong kakanin at iba pang mga pagkain. Bili na po kayo, pangbay na mano lang po, alok ko sa dalaga. Sige, bibili ako. Baka hindi pa nakabili ng merienda si Lola. Sandali lang at kukuha lang ako ng pera sa loob. Mahinahong tugon ng dalaga at pumasok na sa loob ng bahay. Habang naghihintay ako sa paglabas niya ay nasambit ko sa sariling, hindi naman pala masungit si Elena. Bakit sinasabi ni Aling Duday na masungit at hindi nakikipag-usap ang apo ni Manay Ime? Ay, naku, si Aling Duday talaga. Hindi talaga sinungaling. Sambit ko sa sarili at napabuga ng hininga. Makaraan ang ilang minuto ay lumabas na ang dalaga at inabot sa akin ang bayad. Matapos siyang mamili ng pagkain, kagad ko nang binalot iyon sa plastic at inabot na sa kanya. Tapos ay nagpasalamat ako bago umalis. Sa pagdaan ng mga oras ay hindi ko napaubos ang mga nilako kong pagkain. Kaya naman napagpasyahan kong pumunta sa Karatig Barrio para doon naman maglako. At sa kabutihang palad naman ay naubos na ito. Sa sumunod na araw, isang umaga, pagkagising na pagkagising ko pa lang, ay naririnig ko na ang chismisan sa labas ng bahay. Ito na naman tayo sa chismisan. May bakante kasing lote sa may bakura namin at ginawa ng pahingahan ni tatay na naging ginawa ng tambayan ng mga chismosa naming kapitbahay. Noong sumilip ako sa pintuan ay nakita kong nangunguna na naman sa umpukan si Aling Duday. Para itong talangkang bumubula ang bibig, kakangawa. Ayon pa dito, nakita niya raw nakaraang gabi na tumutuwad-tuwad sa labas ng bahay ang apo ni Manay Ime. Para umano iyong asong nagkukot-kot sa lupa. Buhaghag ang mga buhok at nanlilisik ang mga matang namumula. Nagkatawa na naman ang lahat ng naroroon sa umpukan dahil sa sinabi ni Aling Duday. Kuyawang Duday eh. Baliw ka na talaga, Duday. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang kwentong iyan. Kababasa mo yan ng dyaryong katatakutan yan. Kaya kung ano-ano na ang mga nasasabi mo, saad ba ng aking ina? Nasirahan ka na yata ng pag-iisip, Duday. Akalain mo ba namang tumuwad-tuwad? Nakatawang wika pa ng isang matanda. Iginiit naman ni Aling Duday na totoo talaga ang sinasabi niya. Hindi siya maaaring magkamali sa nakita niya. Kung totoong nakita mo talagang nakatuwad iyong apo ni Mana Ime, baka naman may pinupulot lang iyon sa lupa. Ikaw naman kung makapanghusga, wagas. Sabat ng isa pa. Maniwala kayo sa akin. Totoo talaga ang mga sinasabi ko. Aswang ang apo ni Mana Ime. Baka nga pati ang matandang yun, aswang na rin. Giit na wika ni Aling Duday. Sinaway naman siya ng aking ina at sinabihang masama ang mambentang. Lalo na kung wala naman talagang ebidensya.
Pwede kang kasuhan yan, Duday. Kaya tigil-tigilan mo na iyang ginagawa mong pangtitik-tik sa apo ni Manay. Daig mo pa ang adik sa ginagawa mo eh. Saway ng abuela ko. Karamihan sa mga nakarinig ay mukhang nakumbinsi na ni Aling Duday na totoo talagang aswang ang dalagang si Elena. Pero ang iilan naman ay sinaway at pinagalitan si Duday dahil kung ano-ano na ang mga binibitawan niyang salita patungkol sa maglola. Pag ikaw narinig nung tao, paniguradong ipapatawag ka talaga sa barangay. Hindi ka na nadala sa mga pinagagawa mong chismis. Nako, Duday ha. Magdahan-dahan ka. At baka mamaya makatsyempo ka ng mambabarang. Mayari pa yung bunganga mo. Saway ni Nanay Rito. Eh, totoo naman talaga yung nakita ko. Saan ka ba nakakita ng taong gabing-gabi na nakatuwad sa labas ng bahay? Sad pa nito. Ayaw talaga paawat. Dahil nga sa mga sinasabi ni Duday ay naging bantog na aswang sa baryo ang dalagang apo ni Manay Ime. Iniiwasan na ng karamihan ang mapadaan sa bahay ni Manay Ime, lalo na tuwing sasapit ang gabi. At palagi nang nagbubulong-bulungan ang mga tao sa tuwing nakikita sa Elena o kaya'y napapadaan sa bahay ni Manay Ime. Nakaramdam tuloy ako ng awa sa maglola dahil sa totoo lang ay wala naman silang ginagawang masama. Tapos gagawan pa ng kwento ni Aling Duday. Lumipas pa ang mga araw ay napansin ko rin hindi na lumalabas ng bahay si Elena. Palagi ring sarado ang kanilang bahay at tanging si Manay Ime lamang ang nakikita kong nakaupo sa tumbang-tumbang upuang dating pinagpapahingahan ni Elena tuwing hapon. Alam mo tay, kawawa talaga sila Manay Ime kay Aling Duday. Panimulang wika ko sa aking ama nang minsang nakaupo kami sa labas ng bahay. Bakit naman anak? Tanong ng aking ama matapos humigop ng kape. Eh kasi naman tay, wala na nga silang ginagawang masama. Abay pinagbibintangan pa ni Aling Duday na aswang si Elena. Sa ganda ng dalagang yun, mapagkakamalang aswang? Tugon ko. Baka naman totoo ang sinasabi ni Duday. Seryosong wika ng aking aba habang nakatanaw sa kawalan na parabang may iba itong iniisip. Ba't iba naman ikaw tay, naniniwala doon sa chismosa nating kapitbahay? Baling na tanong ko sa aking ama. Ibinaba niya muna ang bitbit na tasa bago tumingin sa akin ng dagwikang. Alam mo kasi anak, sa totoo lang, minsan ko nang nakita ang apo ni Manay na kakagaling lang sa likuran ng bahay nila. Duguan ang bibig at kamay. Kaya parang nakumbinsi akong totoo ang sinasabi ni Duday. Napatingin naman ako sa aking ama at akmang magtatanong pa sana, pero nagsalita na siya. Aniya pa, madaling araw iyon. Maaga siyang naglakad papunta sa bundok dahil marami siyang gagawin. Madadaanan ang bahay ni Manay Ime, papunta sa dulong baryo. Kaya naman nagulat umano siya nang makita niyang duguan ang bibig ni Elena at dinidilaan pa nito ang kamay na may bahid ng dugo. Halos kumaripas na nga siya ng takbo matapos niyang masaksihan ang ginawa ni Elena. Natatakot raw kasi siyang baka mamaya ay siya ang pagbalingan nito at may gawing masama sa kanya. Noon pa man, sa pagkakaalam ko ay bantog ng aswang ang ama ni Elena. Kaya nga noong mamatay iyon ay pumunta dito sa baryo natin ang dalaga. Hindi natin alam kung sinalo niya ba ang pagiging aswang ng tatay niya bago pumunta dito o umiwas siyang saluhin ang pagiging aswang ng kanyang ama. Pero alinman sa dalawa ay tanging si Elena lamang ang makakasagot niyon. Seryosong wika ni tatay sa akin
Nagulat naman ako sa sinabi niya dahil bakit parang maraming alam si tatay tungkol sa pagkatao ng dalaga at sa mga magulang nito. Dahil sa pagiging kuryosidad ko ay naglakas ng loob na akong itanong sa kanya kung bakit parang ang dami niyang alam tungkol sa pamilya ni Elena. Noon ko palang nalaman kaya pala may alam si tatay tungkol sa pamilya ng dalaga, yun ay dahil sa dati niyang matalik na kaibigan ang ama ni Elena. Nawala lang ang pagiging magkaibigan nila noong nag-asawa na siya at lumipat na sa ibang lugar ang kaibigan niya simula nang mamatay ang ina nitong bantog na aswang. Kaya ikaw, iwasan mo munang mag-awir yan sa bahay ni Manay kapag naglalako ka ng paninda. Baka mamaya ay pag-interesan ka pang biktimahin. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng isang aswang. Aniya pa, hindi na lamang ako umimik pa sa sinasabi ng aking ama. Hanggang sa isang beses, habang naglalako ako ng ulam ng hapong iyon, ay naisipan kong dumaan sa bahay ni Manay Ime. Bala ko kasing pagbentahan sila ng ulam, upang sa ganon ay kahit papano ay may buhay na mano na naman ako. Hindi ko alam kung bakit ang mga oras na iyon ay nakalimutan ko ang bili ng aking amang iwasan ng maglola. Basta ang sa akin lang noon ay makabenta ako. Business minded ba? Nagmamadali ko na ngang tinahak ang daan patungo sa bahay ni Manay Ime. Pagkarating sa bakuran ay tinawag ko na ang pangalan ng matanda at ang pangalan ng dalaga. Subalit nakailang tawag na ako ay walang sumasagot. Kaya naman ang ginawa ko ay napagpasyan kong pumasok na lamang sa loob ng kanilang bakuran at naglakad papalapit sa bahay. Manay Ime, nandyan po ba kayo? Baka gusto niyo pong bumili ng ulam. May tinda po ako. Tawag ko pa sa matanda. Habang papalapit na ako sa may pintuan ay may nalalanggap akong kakaiba. Yun bang amoy malansang dugo? Saradong sarado rin ang buong bahay kahit ang bintana ay nakasara rin. Kumatok na ako sa pintuan pero wala pa rin sumasagot. Kaya naman paulit-ulit akong kumakatok. Baka ako hindi lang narinig ng tao sa loob ng bahay. Nakailang katok pa ako sa pintuan ay wala pa rin talagang sumasagot. Kaya minabuti ko na lamang na umalis na at baka wala talagang tao. Subalit nakailang hakbang pa lamang ako mula sa pintuan, bigla na lamang akong nakarinig ng angil ng isang hayop sa loob ng kanilang bahay. Sandali akong napahinto at napapaisip sa kadahilan ng sa pagkakaalam ko ay wala namang alagang hayop si Manay Ime. Kaya't papaanong nagkaroon ng hayop sa loob ng bahay nila? Baka guni-guni ko lang yun. Uwika ko sa sarili at nagpatuloy na nga sa paglalakad. Gawa ng noong pinakiramdaman at pinakinggan ko uli ang ingay na naririnig ko ay wala na yon. Sa paglipas ng mga oras ay hindi ko na namalayang magtatakip silim na pala. Masyado kasi akong naaliw sa paglalako. Kung kaya't hindi ko rin namamalayang nakarating na pala ako sa ibang baryo. At malayo-layo pa ang lalakarin ko pauwi sa bahay. Napakamot na lang ako sa ulo at napalatak. Dahil sa magtakip silim na ay nagbandali na akong maglakad. Lakad-takbo na ang ginawa ko mapadali lamang ang paglalakad ko. Makaraan ang ilang minuto ay nakarating na ako sa baryo namin. Noong matapat na ako sa daang walang kabayan ay halos takbuhin ko na ang daanan. Dahil bukod sa posting patay sindi ang ilaw ay wala nang ibang nagsisilbing liwanag pa sa daanang iyon. Habang naglalakad ako ay nakaramdam ako ng kakaibang kilabot sa katawan. At talagang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Nasambit ko na lamang sa sariling mas bilisan ko pa ang paglalakad. Baka mamaya ay may kung anong mabangis na hayop ang bigla ang lumabas at yariin pa ako.
Nang sa maya-maya pa ay bigla na lamang akong napaigtad sa kadahilanang nakarinig ako ng mahihinang pagsinghap at pag-angil sa gilid ng daanan. Kaya napaisip ako kung anong klaseng hayop pa yung naririnig ko. Sa isip-isip ko pa noon mga kaswang, kapag talagang may hayop na lalapit sa akin, talagang hahampasin ko ng bit-bit kong batya. Di bali nang mabasag iyon kisa naman makagat ako ng kung anong klaseng hayop ang naroroon sa talahiban. Sobra-sobra na ang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa narinig kong pagsinghap na parabang nasusukang hayop. Pakaramdam ko tuloy anumang oras ay may lalabas na nilalang sa talahiban. Panay pa ang paglingon ko, gawa ng takot na ako ng mga sandaling iyon. Subalit, sa ika-apat na paglingon ko ay bigla na lamang akong napahinto at nagulat dahil sa may naaaninagan akong babaeng nakabistida. Noong sipatin ko iyon ay mas lalo pa akong kinilabutan pagkat ang kaninang babaeng nakatayo sa di kalayuan sa isang kurap ko lang ng mga mata ko ay nakadapa na ito na parang asong handang manakmal anumang sandali. Nagbabaga ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa kinatatayuan ko. Buhaghag ang mga buhok at panay ang pag-angil na animoy totoong hayop talaga. Kahit nakalalaki kong tao ay nangangatog na ang mga tuhod ko at pakiramdam ko ay maiihi na ako sa salawal, mga kaaswang. Ngunit ang mas ikinatakot ko pa ay noong masilayan ko na ng mabuti at makilala ko siya. Dahil sa ang babaeng iyon ay walang iba, kundi ang dalagang bagong salta sa baryo namin na sa Elena. Sobra talaga akong nangilabot, lalo na nang makita ko siyang dahan-dahan ng gumagapang papalapit sa akin. Napasigaw na ako at sinabihan itong huwag akong takutin, dahil kahit kailan ay hindi ako natatakot sa kanya. Subukan mo lang na lumapit sa akin at talagang haambalawsin kita nitong bit-bit kong batya. Makikita mo ang hinahanap mong animal ka. Gigil kong wika sa kanya. Kunwari ay matapang ako, pero ang totoo ay no choice na ako. Akmang tatalikod na sana ako para maglakad na, nang bigla ko na lamang nakitang tumayo ang babae at mabilis na sumugod sa kinaroroonan ko. At nakaabang pa ang dalawang kamay nito na parabang sasakalin ako. Kaya naman napasigaw na ako at nagmadali ng kumaripas ng takbo palayo. Noong kitang-kita ko sa gilid ng mga mata kong nakasunod pa rin sa akin ang babae, kaya mas lalo ko pang binilisan ang pagtakbo na halos hindi ko na maramdaman ang mga paa kong lumapat sa lupa. Rinig na rinig ko na ang nakakakilabot na huni ng wakwak at nag-iba na rin ang klema ng buong paligid. Bigla na lamang kasi iyong umalinsangan at halos himatayin na ako sa sobrang baho ng amoy na nalalanghap ko. Kahit hinihingal na ako sa pagtakbo ay hindi pa rin ako tumigil sa pagsisigaw. May makarinig lamang sa akin at matulungan ako. Sa edad na 14 anyos kasi mga kaaswang ay napakapatpatin ko. Kaya at kaunting takbo lang ay hinihingal na ako. Hanggang sa maya-maya pa ay nakita kong tumakbo pa sa lubong sa akin si Manaime. At mabilis na sinunggaban ang dalaga at tinalian. Manay, totoo palang aswang si Elena. Hinihingal ko pang wika ng matalian na ni Manaime ang dalaga. Hindi sumagot ang matanda. Bagkos ay panay lamang ang paghingi niya nang paumanhin sa akin. Dahil hindi niya inaasahang makalabas ng bahay si Elena. Pasyensya ka na talaga, iho. Hindi ko alam kung anong paghingi ng tawad ang pwede kong gawin. Hindi ko talaga sinasadyang makalabas ng bahay si Elena. Maluha-luha nitong wika. Anya pa, ano na lamang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila ang nangyari sa akin?
baka palayasin siya ng mga tao. Saan na umano siya pupunta? Naawa naman ako sa matanda dahil simula nung ipinanganak ako ay doon na ito nakatira sa baryo namin. Huwag po kayong mag-alala. Pipilitin ko pong walang makakaalam sa nangyari. Basta ho, itali nyo na lang ho si Elena sa loob ng bahay nyo para hindi na makalabas at makapanakit ng ibang tao. O kaya naman umuwi na lang siya sa lugar nila. Suhestyon ko sa matanda. Tumango naman ang matanda at nagwikang balak na niya talagang ihatid si Elena sa pamilya nito para sila na ang mag-asikaso sa tuwing sinusumpong ang dalaga. Mahirap na kasi matanda na siya at hindi na niya kaya pa. Nagpresenta na nga akong tinulungan si Manahimi. Sa tingin ko naman ng mga sandaling iyon ay hindi pa gaanong nilamon ang pagiging aswang si Elena dahil nakilala niya pa si Manahimi. Noon ngang patakbong sumalubong sa akin si Manahimi at tinatawag ang pangalan ni Elena ay parang batang takot na takot ang dalaga. Kaya hindi na nahirapan pang talian ni Manay si Elena. Pagkarating namin sa bahay nila ay muling humingi ng paumanhin si Manay. Sinabi ko naman sa kanyang walang problema iyon. Basta't ang mahalaga ay hindi na makakapanakit pa ng ibang tao si Elena. Sa paglipas nga ng mga araw ay nabalitaan ko na lamang na hinatid na ni Manahimi ang dalaga sa pamilya nito. Mas mabuti pa umanong ang pamilya nito ang mag-alaga dahil medyo bata-bata pa ang mga iyon. Pagkabalik ng matanda sa baryo namin ay mag-isa na lamang siya. Simula rin noon ay natigil na sa pagchichismis si Aling Duday. At lumipas ang mga taon hanggang sa nagkaroon ako ng asawa. Ikatlong jowa ko siya. Kaya ako napadpad dito sa Siargao dahil taga dito siya. At sa ngayon po ay meron kaming sariling tindahan at meron din kaming pwesto sa palengke. Kaya dito ko rin nagustuhang tumira dahil para sa akin, madali lang ang buhay. Dito ko natatapusin ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po at iiwasan natin ang mga taong chismosa at chismoso. Muli po, ako po si Jopet ng Lalawigan ng Siargao. Ingat, mga bawal sa kape. May susunod pa na kwento. Salamat.